Magandang araw mga ginigiliw naming tagapakinig. Malugod na pagtanggap sa inyong para lang panghimpapawid sa matematika. Ako si Teacher LVM Sadyo na inyong makakasama sa ating pag-aaral sa himpapawid sa pamamagitan ng teleradyo. Kumusta na kayo mga bata? Alam ko, excited na kayong matuto sa bago nating aralin ngayon. Mga bata, sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang lugar na halaga, place value, at halaga, value ng bilang hanggang 10,000. Ang layunin ng ating paksa ay, una, natutukoy ang lugar na halaga, place value ng bilang hanggang 10,000. Pangalawa, na ibibigay ang value, halaga ng bilang hanggang 10,000. Sa sandaling ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa matematika na may paksang lugar na halaga, place value, at halaga, value ng bilang hanggang 10,000. Hawak nyo na ba ang inyong module? Huwag nyo munang bubuksan ha! Makinig lang muna kayo sa akin. Mamaya ay sasabihin ko kung kailan ninyo ito pwedeng buksan. Ihanda na rin ang inyong lapis at papel para sa mga pagsasanay mamaya. Handa na ba kayo? Mga bata, mayroon akong inihandang number disc para sa inyo. Ang number disc na ito ay may laman na tig 1,000, tig 100, tig 10, at tig 1. Ang gagawin ninyo ay sulat sa papel ang katumbas na bilang ng bawat pangkat o set ng number disc. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para isulat ang inyong sagot. Simulan na natin! Para sa unang bilang, mayroon itong isang tig 1,000, tatlong tig 100, dalawang tig 10, at apat na tig 1. Ulitin ko ha, 1,000, tatlong sandaanan, dalawang sampuan, at apat na isahan. Ano ang katumbas na bilang nito? Tama! 1,324. Para sa pangalawang bilang, mayroon itong dalawang tig 1,000, isang tig 100, apat na tig 10, at dalawang tig 1. Ulitin ko. 2,000, 100, apat na sampuan, at dalawang isahan. Ano ang katumbas na bilang nito? Tama! 2,142. Para sa pangatlong bilang, mayroon itong dalawang tig 1,000, apat na tig 100, isang tig 10, at tatlong tig 1. Ulitin ko. 2,000, apat na sandaanan, isang sampuan, at tatlong isahan. Ano ang katumbas na bilang nito? Tama! 2,413. Pang-apat na bilang. Mayroon itong isang tig 1,000, dalawang tig 100, tatlong tig 10, at limang tig 1. Ulitin ko. 1,000, 200, tatlong sampuan, at limang isahan. Ano ang katumbas na bilang nito? Tama! 1,235. Para sa huling bilang,
mayroon itong 4,100, 1,100, 4,010, at 1,100. Ulitin ko, 4,000, 100, 410, at 1,100. Ano ang katumbas na bilang nito? Tama! 4,141. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Mabuti kung ganon. Mga bata, sa oras na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa lugar na halaga, place value at halaga, value ng bilang hanggang 10,000. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating bagong paksa, matanong ko kayo, sino sa inyo ang may alkansya? Magaling! Saan ninyo kinukuha ang inihuhulog ninyo sa inyong alkansya? Magkano naman kaya ang laman nito? Mga bata, ngayon ay babasahin ko ang maikling kwento tungkol sa isang batang may alkansya. Alamin natin kung paano siya nakaipon ng pera at kung magkano ang kanyang naipon. Handa na bang makinig? Makinig ng mabuti! Narito na ang ating kwento. Si Janela ay 8 taong gulang. Siya ay masipag at matipid na bata. Lagi siyang umaangkat ng ice candy sa tiyahin at itinitinda ito sa mga kapitbahay upang madagdagan ang kanyang ipon. Dahil malapit na ang pasukan, naisip ni Janela na ipambili ng mga gamit niya sa paaralan ang kanyang naipong pera. Binuksan niya ang kanyang alkansya at laking tuwa niya nang malaman na nakaipon siya ng 1,100, 2,100, 4,010 at 5,100. Sa kabuuan ay mayroon siyang 1,245. Nagpasama siya sa kanyang ina sa palengke upang bumili ng lapis, papel, bag, payong at iba pang kagamitan. Ang natirang pera ay ibinigay niya sa ina upang pambili ng ulam at pasalubong na tinapay para sa mga kapatid. Masayang umuwi si Janela at ang kanyang nanay. Naintindihan ba ninyo ang kwento, mga bata? Kung ganon, sagutin natin ang sumusunod na mga tanong. Unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Si Janela ang pangunahing tauhan sa kwento. Pangalawang tanong, ano-ano ang mabubuting katangian ni Janela? Tama! Si Janela ay masipag, matipid at mabait na bata. Bakit mo nasabing siya ay mabait na bata? Magaling! Mabait siyang bata kasi yung natira sa kanyang pera ay binigay sa kanyang nanay para pambili ng kanilang ulam at pasalubong sa mga kapatid. Pangatlo, magkano ang kabuuang naipon ni Janela? Tama! Siya ay may kabuuang ipon na 1,245. Saan niya ginamit ang kanyang naipon na pera? Magaling! Ipinambili niya ito ng kanyang mga gamit sa eskwela tulad ng lapis, payong, papel, bag at iba pa. Panglima, kung ikaw si Janela, tutularan mo ba siya? Bakit? At sa paanong paraan?
Mahusay! Tandaan mga bata, ang pagiging masipag at matipid ay kaugaliang dapat taglayin at maaari nating ipagmalaki kahit kanino. Mga bata, ano uli yung bilang na ginamit sa kwento? 1,245. Ngayon mga bata, alamin natin ang lugar na halaga, place value at halaga, value ng bawat digit sa bilang na 1,245. Sa pagtukoy ng place value ng bilang, una, masdang mabuti ang bilang. Tignan ang unang digit mula sa kanan. Ang lugar na halaga, place value ng unang digit mula sa kanan ay ones o isahan. Kasunod ang tens o sampuan, hundreds o sandaanan, at thousands o libuhan. Kaya, sa bilang na 1,245, ang place value ng 1 ay thousands o libuhan. Ang place value ng 2 ay hundreds o sandaanan. Samantalang, ang place value ng 4 ay tens o sampuan. At ang place value naman ng 5 ay ones o isahan. Nakuha nyo ba mga bata? Ulitin natin. Ang place value ng digit mula sa kanan ay ones o isahan. Kasunod ang tens o sampuan. Hundreds, sandaanan. At thousands, libuhan. Sabayan nyo ako at ulitin natin mga bata. Ones, tens, hundreds, at thousands. Gusto nyo pa ba ng isa pang halimbawa? Kung gayon, isulat natin ang mga paborito kong bilang. 1, 7, 3, 9, 6. Halina't alamin natin ang place value ng mga digit sa 17,396. Sa bilang na 17,396, ano ang place value ng 1? Tama! 10,000 o 10,000. Ano naman ang place value ng 7? Tama! Thousands o libuhan. Ano naman ang place value ng 3? Tumpak! Hundreds o sandaanan. Ano naman ang place value ng 9? Magaling! Nang 6! Magaling! Batid kong kaya nyo nang tukuyin ang place value ng bilang hanggang 10,000. Ngayon mga bata, alamin natin kung paano malalaman ang value ng bawat digit sa isang bilang. Balikan natin ang una nating halimbawa. Sa 1,245, ang place value ng 1 ay thousands o libuhan. Ang place value ng 2 ay hundreds o sandaanan. Ang 4 ay tens o sampuan. At ang 5 ay nasa place value ng ones o isahan. Para makuha natin ang value ng bawat digit, i-multiply natin ang digit batay sa kanyang place value. Ang place value ng 1 ay thousands. Kaya 1 times 1,000 equals 1,000. Ang magiging value ng 1 ay 1,000. Ang place value ng 2 naman ay hundreds. Kaya 2 times 100 equals 200. Ang value nito ay 200. Ang place value naman ng 4 ay tens. Kaya 4 times 10 equals 40. Ang value niya ay 40. At ang place value ng 5 ay ones. Kaya 5 times 1 equals 5.
ang value ay 5. Ang bilang natin ay 17,396. Kung ang place value ng 1 sa 17,396 ay 10,000, ano ang value ng 1? Tama! 1 times 10,000 equals 10,000. Ano naman ang value ng 7 kung ang place value nito ay 1,000? Tama ka! 7 times 1,000 equals 7,000. Ang place value ng 3 ay sandaanan. Kaya, ang value nito ay ano? Tumpak! 3 times 100 equals 300. Ano naman ang value ng 9 kung ang place value nito ay 10? Tama ka! 9 times 10 equals 90. Ano naman ang value ng 6 kung ang place value nito ay isahan? Tumpak! 6 times 1 equals 6. Ngayon, tignan natin kung tama ang ating sagot. 10,000 plus 7,000 plus 300 plus 90 plus 6 equals 17,396. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Mga bata, may isa pang paraan para maibigay ninyo ang value ng isang digit kahit hindi ninyo ito i-multiply. Ang dapat lang ninyong gawin ay tandaan ang place value ng digit na tinutukoy. Kung ang digit na tinutukoy ay nasa place value ng ones o isahan, ang digit na yun din ang value nito. Kaya, kopyahin lang ang digit sa ones at iyon din ang value nito. Kung ang place value ng digit ay nasa tens, dagdagan lang ng isang zero ang digit na nasa place value ng tens o sampuan. Kasi, ang sampuhan ay may isang zero. Kung ang place value naman ng digit ay nasa hundreds, dagdagan ng digit ng dalawang zero. Sapagkat, ang hundreds ay may dalawang zero. At kung ang tinutukoy na digit ay nasa place value ng thousands, dagdagan lang ito ng tatlong zero. Dahil ang thousands ay may tatlong zero. Apat na zero naman ang idagdag sa 10,000s. Halimbawa, sa bilang na 13,682, ang value ng bawat digit ay 10,000 plus 3,000 plus 600 plus 80 plus 2. Diba napakadali mga bata? Kayang-kaya na natin ibigay ang place value at value ng bilang. Ngayong natalakay na natin ang pagbibigay ng place value at value ng bilang, bibigyan ko kayo ng pagsasanay upang lalong mahasa ang inyong kakayahan. Handa na ba kayo? Ngayon ay ilabas ninyo ang inyong module at buklatin sa pahina 6 sa bahaging pagyamanin. Para sa gawain 1, isulat ang place value o value ng digit na tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutin ang bawat tanong. Unang tanong, ano ang place value ng 2 sa 2,198? A. Tens, B. Hundreds, C. Thousands. Ulitin ko.
Ano ang place value ng 2 sa 2,198? A. Tens, B. Hundreds, C. Thousands. Pangalawa, ano ang value ng 9 sa bilang na 7,097? A. 90, B. 900, C. 9,000. Ano ang value ng 9 sa bilang na 7,097? A. 90, B. 900, C. 9,000. Pangatlo, ano ang place value ng digit na 4 sa 1,840? A. Ones, B. Tens, C. Hundreds. Ano ang place value ng digit na 4 sa 1,840? A. Ones, B. Tens, C. Hundreds. Pang-apat, sa bilang na 3,501, ano ang value ng digit na 3? A. 30, B. 300, C. 3,000. Sa bilang na 3,501, ano ang value ng digit na 3? A. 30, B. 300, C. 3,000. Panglima, ano ang value ng digit na 7 sa 8,720? A. 70, B. 700, C. 7,000. Ano ang value ng digit na 7 sa 8,720? A. 70, B. 700, C. 7,000. Ngayon, alamin natin kung tama ang inyong sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay letter C. Pangalawa, letter A. Pangatlo, letter B. Pang-apat, letter B. At pang-lima, letter C. Nasagutan nyo ba ng maayos, mga bata? Mga bata, laging tandaan na ang place value ng unang digit sa kanan ay ones o isahan. Kasunod ang tens o sampuan. Hundreds o sandaanan. Thousands o libuhan. At ten thousands o sampung libuhan. Ulitin natin, mga bata. Ang place value ng unang digit sa kanan ay ones o isahan. Kasunod ang tens o sampuan. Hundreds o sandaanan. Thousands o libuhan. At ten thousands o sampung libuhan. Paano natin makukuha ang value ng bilang, mga bata? Tama! Makukuha natin ang value ng bawat digit sa pamamagitan ng pag-multiply o pagdagdag ng zero sa digit. At para lalong tumatak sa inyong isipan, buklatin ang inyong module sa pahina 8. Isa-isip. Punan ang bawat patlang ng angkop na salita upang mabuo ang kaisipan sa paksa ng module na ito. Ngayon, buklatin natin muli ang inyong module sa pahina 8 at gawin natin ang nasa isagawa. Paano to? Basahin ang bawat sitwasyon. Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Unang bilang. Si Melva ay nanalo sa singing contest sa aming lungsod at nakatanggap na gantimpalang pera na humigit kumulang 2,500. Ano ang place value ng 5
sa 2,500. Ulitin ko, si Melva ay nanalo sa singing contest sa aming lungsod at nakatanggap ng gantimpalang pera na humigit kumulang 2,500. Ano ang place value ng 5 sa 2,500? Ang tamang sagot ay tama, hundreds o sandaanan. Pangalawa, dahil kaarawan Daniela bukas, binilhan siya ng kanyang tita Jenny ng cellphone na nagkakahalaga ng 6,795. Ano ang place value ng digit na 9? Ano naman ang value ng digit na ito? Ulitin ko. Pangalawa, dahil kaarawan ni Daniela bukas, binilhan siya ng kanyang tita Jenny ng cellphone na nagkakahalaga ng 6,795. Ano ang place value ng digit na 9? Ano naman ang value ng digit na ito? Tama! Ang sagot ay, ang place value ng digit na 9 ay tens at ang value nito ay 90. Nasundan ba ninyo ang ating pagsasanay, mga bata? Mahusay! At yan nagtatapos ang ating mga pagsasanay. Nasagutan ba ninyo lahat ang mga tanong, mga bata? Siguruhing napunan ninyo ang bawat patlang na kailangang sagutan. Kung may tanong kayo o nais linawin, isulat na rin ninyo ito. Sa puntong ito, nais kong ipagpatuloy ninyong sagutan ang mga pagsasanay na nasa inyong module mula sa pahina 9 hanggang 11. At huwag kalimutang ipasa ang inyong quiz at ihulog sa Dropbox sa harap ng inyong paaralan. Sa darating na Biyernes ay kokolektahin niya ng inyong mga guro. Maliwanag ba, mga bata? Asahan namin yan, ha? Maaari nyo rin itawag sa akin o sa inyong guro o di naman kaya magpatulong kay ate o kuya na sabihin sa akin o sa inyong guro. Sa susunod nating pag-aaral, babasahin ko ang inyong ipapadalang mga tanong at atin itong sasagutin. Hihintayin din ng inyong mga guro ang inyong text message ukol sa aralin. Ipadala nyo ito sa numerong nakalagay sa inyong kit. Siguruhing laging tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing umaga sa ganitong araw at oras sa parehong himpilan. Hanggang sumuli, ako ang iyong teacher on air, LVM Sajo. Laging tandaan, mag-aral ng maigi para kinabukasan ay tiyak na mabuti. Sama-sama tayo para sa bata, para sa bayan. Keep safe and stay home. Paalam! Hashtag patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela! Halina sa Radyo Eskwela! Halina sa Radyo Eskwela!